Lara, ano ba naman yan? Nakatitig ka naman kay Jeffrey. Masyado kang halata. Inis na bulong sa kanya ng kaibigang si Sheena. Halata ba? Hindi ko na malayan. Ang gwapo niya naman kasi. Humahagikik na bulong niya sa kaibigan. Napatigil siya sa pagtawa nang magtama ang paningin nila ng binata. Tila tumigil ang pag-inog ng mundo niya nang ngitian siya nito ng matamis. Isang tipid na ngiti rin ang ginanti niya sa binata. Ayaw niya kasing ipahalata sa lalaki ang pagkakagusto niya rito. Lara, tigilan mo yan ha. Alam mo namang usap-usapan na may kabit na matrona yung si Jeffrey. Huwag ka magpapalin lang sa maganda niyang ngiti. Tila dimonitang bulong ng kanyang kaibigan. Napalis ang ngiti sa kanyang labi. Totoo kasi ang sinabi ng kaibigan. Meron niyang reputasyon na hindi maganda ang lalaki. Kalat na kalat ng chismis na ginagamit daw nitong kagwapuhan upang makasilo ng mayamang babae na peperahan ito. Kaya naman ganun na lang ang pag-iwas niya sa lalaki. Hindi niya kailanman sineryoso ang paniligaw nito sa kanya dahil ayaw niyang masaktan kung sakali mang totoo ang chismis. Malakas ang ulan ng hapong iyon at kasalukuyang nag-aabang si Lara nang masasakyang bus nang huminto sa tapat niya ang isang magarang sasakyan. Nang bumukas ang bintana, ay natigalgal siya nang makita ang nagmamaneho. Si Jeffrey. Lara, ihatid na kita pa uwi. Mahirap makahanap ng pampasaherong sasakyan dahil mabigat ang traffic. Sigaw ni Jeffrey. Hindi, ayos lang ako Jeff. Umuwi ka na at huwag kang mag-alala sa akin. Magalang na pagtanggi niya. Ngunit imbes na paandarin ang sasakyan, ay nagulat siya nang bumaba ito sa ulanan at buksan ang pinto ng sasakyan para sa kanya. Sige na Lara, sumakay ka na at ako nang maghahatid sa iyo pa uwi. Pakiusap nito. Wala siyang nagawa kundi sumakay sa sasakyan. Ayaw niya naman na magkasakit ang lalaki sa kapipilit sa kanya. Bakit kasi bumaba ka pa? Basang-basa ka tuloy. Paano kung magkasakit ka? Itinago niya sa pagsusungit ang pag-aalala para sa binata. Ngumiti ng matamis ito. Nag-aalala ka para sa akin? Nanunod yung tugon nito. Pabirong inirapan niyang binata. Puro ka talaga kalukuhan? Natatawang ipinukol nito sa pagmamaneho ang atensyon. Lara, bakit ayaw mo sa akin? Maya-maya ay mahinang tanong nito. Natigagal si Lara. Hindi niya inaasahan ang tanong na yun mula kay Jeffrey. Hindi naman sa ayaw ko sa'yo, Jeffrey. Nauutal na sagot niya. E bakit hindi mo siniseryosong panliligaw ko sa'yo? Palungkot na usisa nito. Napabuga siya ng hangin. Naisip niya na karapatan nito malaman ang kanyang salo o binukol dito. Jeffrey, sa totoo lang, gustong gusto kita. Kaya lang, nag-aalinlangan ako dahil sa chismis na kumakalat tungkol sa'yo. Ayokong masaktan. Pag-amin niya rito. Matagal na katahimikan ang namayani sa kanila. Nang lingunin niya ito, ay kitang-kita niyang pagkagulat sa gwapo nitong mukha. Kung sasabihin ko ba sa'yo na hindi totoong chismis tungkol sa akin, maniniwala ka at bibigyan mo ko ng pagkakataon na patunayan sa iyong pagmamahal ko? Maya-maya ay nananansyang tanong nito. Napangiti si Lara. Marahil ay iyon na ang pagkakataon upang bigyan niya ng pagkakataon ng binata. Sige Jeffrey, sinasagot na kita. Nagulat siya nang bigla itong tumigil sa pagmamaneho at niyakap siya ng mahigpit. Mahal kita Lara, makakaasa kang hinding-hindi kita sasaktan.
Pangako nito. Iyon ang naging simula ng kanilang relasyon. Halos walang mapipinta si Lara sa kasintahan. Lagi itong naglalaan ng oras para sa kanya. At talaga namang napakabait nito sa kanya. Maging ang kanyang pamilya ay napalapit na ang loob nito. Tinanggihan pa nito ang alok dito na magtrabaho sa ibang bansa dahil gusto raw nitong makasama siya. Kaya naman tuluyan na siyang napamahal sa lalaki. Kung may napansin man siyang hindi pangkaraniwan ay ang pagiging mapera ni Jeffrey. Napakagalante ng lalaki. Lagi siyang itong binibilhan ng kung ano-anong alahas kahit na anong tanggi niya. Mamahalin ang sasakyan ng lalaki at nagmamay-ari ito ng isang mamahaling bahay. Lubos ang kanyang pagtataka dahil parehas lang naman ang kanilang posisyon at sweldo. Hindi niya alam kung paano ito nakapagpundar ng ari-arian sa edad nitong 25 at kung paano ito nakakabili ng kung ano-ano para sa kanya. Hindi niya tuloy maiwasang magduda sa kasintahan. Hindi pa rin kasi nawawala sa isip niya ang chismis na kumakabit daw ito sa mga mayayamang babae. Hindi niya naman ito makumpronta dahil ayaw niyang saktan ang damdamin nito. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ay natuklasan niya ang katotohanan. Lara, nakilala ko ng pamilya mo. Okay lang ba na ipakilala na rin kita sa nanay ko? Isang araw ay tanong ni Jeffrey sa kanya. Oo naman, kailan ba pwede? Malambing na sagot niya sa kasintahan. Sa linggo sana, kung pwede ka. Suhesyon nito. Napaisip siya. Hindi siya pwede ng araw na yun dahil kasal ng isa sa kanyang malalapit na kaibigan. Alam iyon ni Jeffrey dahil kasama niya dapat ito. Babe, hindi ako pwede ng araw na yan. Kasal ng kaibigan ko, nakalimutan mo? Punot noong tanong niya. Natampal nito ang noo. Naku, nawala sa isip ko. Hindi ako makakasama sa'yo. Hindi ko pwede i-cancel ang pagdalaw ko kay mama. Nakangiwing sagot nito. Naiinis man sa kasintahan ay hindi na siya nagsalita. Ayaw niya na pag-awayan nila ang simpleng bagay na yun. Bakit wala si Jeffrey? Ustisa ng kaibigan niyang si Sheena. Kasalukuyan silang nasa restaurant ng isang hotel para sa reception. Dadalawin daw niya ang mama niya. Matabang na sagot niya sa kaibigan. Weh, mama ba talaga? Baka naman, sugar mommy. Nakangising pambubos ka nito. Hindi niya pinansin ito. Lara, si Jeffrey, may kasamang babae. Muli ay pambubos ka nito nang hindi niya ito pinansin. Tarantang itinuro nito sa isang pareha sa labas ng restaurant. Tiningnan niya ng matalim ang kaibigan. Hindi magandang biro yan ah. Hindi ako nagbibiro, tingnan mo. Muling turo nito. Hindi niya napigilang lingunin ang itinuro nito. Ganun na lamang ang kanyang pagkagulat nang makita ang kanyang kasintahan. Sa braso nito ay nakaangkla ang isang babae. Galit na lumabas siya upang kumprantahin ito. Mas lalong kumulo ang dugo niya nang mapansing may edad na ang babae. Sopistikada ito at balot ng mamahaling alahas. Ngunit kahit na ganoon, ay papasa na itong nanay ng kanyang kasintahan. Gigil na hinablot niyang braso ng kasintahan. Bago pa man ito makapagsalita, ay isang malakas na sampal na ang pinadapo niya sa mukha nito. Walang yaka, nagtiwala ako sa'yo, pero totoo pala ang chismis. Kumakabit ka sa matatanda, kaya palang dami-dami mong pera. Galit na sigaw niya sa lalaki. Sa mukha ni Jeffrey ay bakas na bakas ang gulat. Miss,
huwag ka namang mag-iskandalo rito. Mahinang sabat ng babaeng kasama ng kasintahan. Nang lingunin niyang paligid ay napansin niyang marami-raming tao na nga ang nakikiosyoso. Galit na hinarap niya ito. Isa ka pa! Malandi ka! Nahihiya ka? Eh ang tanda-tanda mo na pumapatol ka pa sa bata? Matalas na asik niya rito. Kitang-kita niyang pagtaas ng kilay ng babae bago kalmadong bumaling sa kanyang kasintahang gulat pa rin habang hawak ang pisngi nito. Anak, ito ba ang babaeng sinasabi mong gusto mong ipakilala sa akin? Mapanghusga? Bulalas ng babae. Namutla siya sa sinabi ng babae. Tinawag nitong anak si Jeffrey. Bakit nga ba niya inakala nakabit ito ng babae? Nang lingunin niya ang kasintahan ay nagbabaga sa galit ang mga mata nito. Hindi lang ako ang hinusgahan mo. Pati ang nanay ko, pinagsalitaan mo ng masama. Mahina, ngunit maringwi ka ng lalaki. Akala ko, iba ka sa kanila. Akala ko mahal mo ko. Pero ang nagmamahal ay hindi nanghuhusga. Maghiwalay na lang tayo. Naghihinakit na wika ni Jeffrey bago inakay ang ina nito palayo sa mga taong nakikichismis. Nanlalambot na napaupo si Lara. Sising-sisi siya na umakto siya ayon sa bugso ng kanyang emosyon. Napag-alaman niya na mayaman ang ina ni Jeffrey, kaya naman hindi ito naghihikaho sa buhay. Minsanan lang din itong umuwi sa Pilipinas dahil sa ibang bansa ito naninirahan kasama ang ikalawa nitong pamilya. Kahit anong hingi niya ng tawad sa kasintahan, ay hindi na ito bumalik sa kanya. Nabalitaan niya na lang na lumipad na ito patungo sa ibang bansa upang doon na magtrabaho. Lumuha man ng dugo si Lara ay hindi niya na maibabalik pa ang nakaraan. Dahil sa kanyang mapanghusgang puso ay nawala ang kanyang pinakamahal.